So ayun mga tol, no, pag nararamdaman yung tinatanggihan na kayo, ini-ignore na kayo ng mga taong gusto mong makasama, makausap, di ba? Mga tropa mo, ini-ignore na kayo. Kayaan nyo lang sila at huwag nyo nang istorbohin ulit. Kaya naprotektahan mo yung kapayapaan sa utak mo, sa isipan mo. Kasi ang mindset niyan, tol, hindi na ako nagsasabi ngayon or hindi na ako nagko-comment sa mga ganap ng mga kaibigan ko na sana all, no invite, yung mga ganyan. Kasi sa totoo lang, kung talagang gusto nila akong isama sa mga ganung lakad, di ba, imbitahan nila tayo, imbitahan nila ako. Basically, wala talaga silang plano na isama ako. Magkaiba pa rin yung naging part ka ng plano, inimbitahan ka, kaysa sa hindi ka inimbitahan. Natural yun na ang mga tao talagang umaalis yan, no? Friends leave. When we get older, paunti ng paunti yung mga kaibigan natin. Kapag nararamdaman yung ano nga, ini-ignore na kayo, hindi na kayo part ng mga plano ng mga kaibigan nyo, umiwas na rin kayo doon. Huwag nyo na silang istorbohin. Mahirap yun yung pinagsisiksigan mo yung sarili mo sa mga tao at mga bagay na hindi naman para sa'yo. Men, tangina, labas ka sa comfort zone mo. Marami, makakahanap ko rin ng mga totoong tao, totoong kaibigan, totoong pamilya, kahit hindi mo katugo. Diba? Labas ka lang sa comfort zone mo. Huwag kang matakot mawalan. Huwag kang matakot mawalan. Kasi lahat ng bagay, nawawala yan. Kaya kung ako sa'yo, enjoy mo na lang kahit mag-isa ka. Walang problema doon, tol. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin kahit mag-isa ka. Ayun lang, sana may naintindihan ko sa mga pinagsasabi ko, no? See you sa next vlog. Peace! We're gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my